But dahil sa Biyena niya na pakilemero, hindi naman yan. Kasi ang pinakasalan mo, ang asawa mo. Hindi mo naman pinakasalan ang binan mo para makisama ka sa kanya. Don't forget, ang marriage is a special contract of permanent union between man and a woman. Dalawa lang yan, ha? Man and a woman. Hindi kasama, hindi mo pinakasalan ang binan mo. Si Lila Yara Ramos, paano kung suitek yung binan? Anong suitek? Pakialamiro. Ah, yung binan mo at... Mapapel. Epal. Pinagmumula ng away sa asawa. Pinagtatanggol pa ang biyenan. Pwede bang grounds yun kayo, Mark? Ang grounds, hindi ibig sabihin na yung asawa mo, mamas boy, hindi ibig sabihin na mag-file ka na ng annulment on the ground na yung asawa mo, mamas boy, or yung tawag na yung biyenan, pakialamero. But kailangan na ang grounds talaga for filing an annulment, kailangan yung asawa mo ang may problema. Psychologically, hindi niya kayang gampanan ang kanyang obligasyon bilang asawa. Obligation na magbibigay ng pagmamahal, pag-alaga, pagbibigay ng pag-support, mga ganun. So, nasa system na niya, that's why hindi niya kayang gampanan ang kanyang obligasyon bilang asawa. But dahil sa biyena niya na pakilemero, hindi naman yan kasi ang pinakasalan mo, ang asawa mo. Hindi mo naman pinakasalan ang binan mo para makisama ka sa kanya. Don't forget, ang marriage is a special contract of permanent union between man and a woman. Dalawa lang yan, ha? Man and a woman. Hindi kasama, hindi mo pinakasalan ang biyenan mo. Hindi mo pinakasalan ang mga pamangkin, mga kuwan. Of course, may relationship kasi kasal na kayo. But as a rule, in law, dalawa lang kasal. Babae at lalaki. Hindi mo pinakasalan ang biyenan mo. Kung masama ba ang ugali ng biyanan, grounds ba yan for annulment of marriage? Hindi. Hindi yan grounds for annulment of marriage on the ground na yung biyanan mo, masama ang ugali, pakialamero, mapapel. Kung hindi, ang grounds, kung yung asawa mo, may psychological problem. Kasi dalawa lang ang relationship ng marriage. Ikaw lang, ikaw babae, at ikaw lalaki. Hindi or, ha? Hindi man, or man, or a woman. A woman. Hindi or. Pag or kasi, pwede babae-babae, lalaki-lalaki. Man and a woman, dalawa lang ha, babae at lalaki. Hindi mo pinakasalan ang binan. Hindi mo pinakasalan ang nanay ng asawa mo, tatay ng asawa mo, kapatid ng asawa mo. Yes, maybe you will have a relationship by reason of marriage, but ang pinakasalan mo, ang asawa mo. Ibig sabihin, kung may incompatibility or may psychological problem, yung asawa mo lang, kung may psychological problem ang binan mo, hindi ibig sabihin na maging grounds na yan for annulment of marriage. Alright. Kasi Kuya Mark, napaka-crucial pala talaga ng batas. One word lang can change everything. Yes. Ano? Yung end and or? Iba yun. Kasi or kasi, man or woman, ibig sabihin, pwede mo pakasalan babae or lalaki. Kasi or eh. That's why ang word ginamit ng batas, man and a woman. May word and. Ibig sabihin, babae lang at lalaki ang pwedeng magpakasal. Kaya talagang thorough review ang ginagawa ng ating mga mambabatas. Siyempre, dumadaan rin yan sa lamesa ng presidente. Final review. Presidente bago niya pirmahan. Kaya napaka-crucial. One word lang ha, can change everything sa batas. That's why my stand, basta congressman ka or senator ka, plus talaga if you're a lawyer. I'm not saying na yung hindi ng lawyer, hindi magaling na mga congressman or mga senador. But may plus factor if you're a lawyer. Lalo na your first priority ay yung work mo as a legislator is to make law. So plus factor if you're a lawyer. Si Agnes Pendilla, ang kanyang concern, paano ro po yung pinakasalan mo ay kasal pala sa una? Pwede mo po bang ma-void ang kasal kaso wala pong kakayahan na maayos financially? Meron po bang malalapitan para ito'y maayos? Actually, pag nagpakasal ka sa taong kasal na, ibig sabihin yung marriage nyo is void. Void from the very beginning. But for purposes of remarriage, kailangan nyo pa rin mag-file ng annulment of marriage or nullity of marriage, dapat i-declare yan sa court. Kung ang purpose mo, magpakasal uli. For purposes of remarriage, kailangan ng declaration ng court declaring your marriage with the husband na may kasal na pala sa dati as void on the ground that it is a bigamous marriage. Ang lalapitan mo, of course, you need to go to the lawyer para tulungan po kayo na mag-file ng petition for nullity of marriage on the ground of bigamous marriage. But for example, wala kang kakayahan, you can go to the PAO, Public Attorney's Office, or sa mga legal aid clinics, like sa mga law schools, sa IBP, may mga legal aid clinic sila,
na you can, as a lawyer, now for pro bono, na tulungan po kayo na mag-prepare ng petition for nullity of marriage or the ground of bigamous marriage para ma-file nyo na and maging void ang kasalin nyo. Alright, thank you kayo Mark. Si I.C. De La Paz, attorney, yung kabit po ng asawa ko, gusto siya pakasalan dahil 8 years na raw sila, dahil 8 years na raw na wala kaming communication. Pwede ba siyang pakasalan? Eh, gayong kasal din yung babae. Uy, tabla. Pwede ko po silang kasuhan lang pag nagpakasal at nagkaanak din po sila. Hindi pwede pakasalan yung tao na kasal pa. Okay, and otherwise, ang grounds dyan, if that is a bigamous marriage, for example, yung kabit or yung kalaguyo may kasal din, hindi pwedeng pakasalan yun. And second, kahit na 8 years na kayong walang communication, hindi ibig sabihin na pwede nang magpakasal ng pangalawa. Except of course, huwag may tinatawag na wala nang, aside sa walang communication, hindi mo alam kung saan na yun, yung tinatawag na presumed dead. Pwede yan. Yung tinatawag, mag-file ka ng petition sa court to declare your husband or your wife as presumed dead, yun ang mga exception. But as a rule, kung wala lang communication, but buhay pa naman yung asawa mo, hindi ka pwede mag-file ng, magpakasal ulit kasi walang expiration ang kasal. Sabi ko nga, maybe may expiration ang pagmamahal, ang relationship, may expiration minsan. Lalo na hindi nakaintindihan, but hindi ang kasal. Ang kasal, it is a lifetime commitment. Ibig sabihin, kahit 8 years na kayong walang communication, hindi ibig sabihin expired na yung kasal ninyo. Kasal pa rin kayo. Second, and worst, hindi pwedeng pakasalan yung kalaguyo kasi in the very first place, yung kalaguyo, kasal din sa iba. So pwede kang mag-file ng, kung mapakasal sila, pwede kang mag-file ng bigamy, criminal case, pwede ka din mag-file ng bawsi. And third, pwede ka din mag-file ng concubinage kung nagsasama na sila bilang mag-asawa. Alright, thank you kayo Mark. Si Mel Soko o Melke Soko, may tanong po ako, paano po pag ikinasal tapos to follow yung requirements bago mabigyan ng marriage license? Ang nangyari hanggang ngayon, hindi nakapasa ng requirements dahil nga wala pong marriage license at nakasal na po pero civil wedding. Kahit walang marriage license, valid po bang kasal? As a general rule, pag walang marriage license, void ang kasal ninyo. Of course, may mga exception. For example, nagsama na kayo bilang mag-asawa for 5 years na may legal capacity naman to enter into a contract of marriage. Aside, instead of a marriage license, gagawa lang kayo ng affidavit of cohabitation. Yun lang mga exception. But as a general rule, pag walang marriage license, ang kasal ninyo void from the very beginning.